nung lumabas ako, very ironic din, I became unchurched. Kasi hiyang-hiya ako. Sobrang dismayed din ng mga tao kasi meron akong sponsors, meron akong parish priest. Mm. I felt that God rejected me. Hindi naman sayang kung pumasok ko ng seminaryo at hindi ka natuloy. Mm. Kasi nga, I mean, wala namang sayang kay Lord eh. Wala Amen. Namang tapon sa Kanya. So para din sa mga tao nag-discern pa lang, tapos feeling nyo, baka hindi naman talaga ako magpapare. Huwag kayong matakot kasi kahit hindi kayo maging pare, sulit yun. Hello everyone, and we are back at the Padscast, and I am still Father Albert or Pads Albert, and today I have a special guest. Grabe, talagang ang layo po ng binyahin niya. Nagsuhol pa po siya ng pansit at ng pasalubong na sapin-sapin para lang makapag-guest sa ating show. Pero hindi, we're really honored to have with us Brother Randall Serrano. Hello, yeah, bro. Hello, Pads. Grabe. My first time to be here. Grabe. Sobra. Dati pinapangarap ko lang to. Oh, promise, diba? Bakit? Hindi mo nga alam yung show namin eh. Alam ko, Diyos ko, pandemic pa lang, diba? Kinukwento ko kanina. Pandemic, I was already listening to Padscast. Wow, talaga ba? So, ano pala to? Na-honor ka ba ng kaunti? Yes, yeah, sobra. Na. Sobra. Nung nakita ko nga yung mic mo, yun ang unang hinawakan. Mag-antanda talaga ako. Kasi yun sabi nasa ano, picture. Correcto. Nakikita ko eh. Sabi ko, kailan kaya ako makakarating dito sa ano na to, sa studio na to. So parang kasalanan ko pa. Nahiya kasi ako, layo mo eh. Oh, hindi, okay lang yun. Alam mo diba? Naman. Sige, Brother Randall, pakilala ka naman. Yes, I mean, hello. Ay, ang dami mo kasing titles, ang dami mong achievements in life. Ikaw na lang ang mag-summarize for our listeners and viewers. Ayan, hello to the listeners of Padscast. Yes. It's my first time to be here and I'm excited. I'm Brother Randall Joseph Serrano. Ah, may Joseph yeah, pala yun. Yes, alam mo naman, mababait din. So, when I was 15 years old, I received God's call. I entered the seminary. Yeah, so, okay. So, I was Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Tapos, pangarap ko talaga maging pare. So, talaga, bata ako. Ka pa? Yes, yes. Sobra. Mm. So, nag-start ako as acolyte, sacristan ako. So, kasasabi lang. Okay lang yan. Sige lang. Tanggap kita, bro. Sige. So, nag-acolyte ako. Tapos, marami akong seminarista na nakikita sa parokya namin. So, parang amazing ako. Wow, parang ang sarap maging seminarista. Ah, pero hindi ka naman pare ngayon, di ba? Yes. So, mamaya, ungkatin natin yan. Sige, so, paano ka from a child na gusto maging pare sa naging father? Father, yes. Father de familia, iba. Ayan, oh. Father, I lead the feast in BGC. Ayan, sa bagong Grand Central. Ikaw naman. Ang bagong Grand Central. Sana hindi mo muna nireveal yung kung ano yung BGC. Kasi yung social eh. Feast BGC. Oh, Feast BGC. Ayan. Yan. Bagong Grand Central. So, no, I lead the Feast in Feast Caloocan. So, it's in SM Grand Central at the fifth floor. Meron dyang Chapel of the Our Lady of the Most Holy Rosary. Dyan ang feast. Ayan. Ah, so sa loob siya ng isang bagong Grand Central. May yes. Chapel doon. Yes. Tapos andun kayo. Hindi ko kasi alam kasi hindi pa ako na-invite dyan eh. Naku eh. Oo. Back to you. Invite yan. Kala mo. Bawi-bawi lang. Hindi. So, feast builder ka doon. So, yes. Sa podcast, we've had several feast builders as guests. Si Brother J. Paul, si Brother Didoy, so ngayon si Brother Randall. No? So, eh, para lang din kung may mga bagong taga-tune in, ano ba ibig sabihin nun kapag builder? Ano ba daw, nagka-carpentry ba tayo dito? Anong ibig sabihin ng builder ng community na The Feast? Yeah, so The Feast is, para kailangan natin mag-start muna from The Feast. So bakit ba, ano ba yung The Feast? The Feast is the prayer meeting of the Light of Jesus family and community. So, and ang nagli-lead doon ay ang tawag ay feast builders. So yeah. Because we are in Catholic church, so meron tayong mga pare kami, we are leading the feast. So a builder is a lay person. Yes. Yeah. So hindi siya
religious, hindi sila, wala silang religious vows, pero brother din ang tawag. Yes. No? Eh, parang Brother Bo, right. Yan, Brother Mike Villarde, ganyan, di ba? Wala namang, okay. I mean, hindi naman, kasi merong religious brothers and sisters, yung kami yun, right, yung mga member ng religious congregation na may title na sister and brother. Pero sila din, they call, they, you refer to yourselves as brother, yes. No? Brother right. Randall, and so on, no? So, as builder, so meron kayong feast every week. Yes. Every Sunday. Every Sunday. Yan. Tapos Caloocan. Right. So ano pa? Ano pang ganap mo sa buhay, brother? Ngayon, sa ngayon. Ako, ganap ko sa buhay. Ako po ay radio anchor sa gabay, sa Biblia, sa radyo, sa Veritas 846 na nagsasabi sa inyong, kung dumilat ka na, ay gising ka na, kung gising ka na, ay bless ka because every gising is a blessing. Yan, lagi niya naririnig. 5 a.m. Naka-plug ka kaagad, diba? Ha? Sa dulo pa yan eh. Alam mo naman ako eh. Pangungunahan ko na lang. So every 5 a.m. That's 5 a.m. to 5:30 a.m. Grabe ang aga. Correct. So I wake up at 4 a.m. papuntang Veritas. So yan, yan usually ang aking, that's what I do. I see, I see. And then I'm also studying as, I'm working student. So I work as a unit manager sa FWD. Because kaming mga builders, ang tawag sa amin ay bivocational. So kailangan meron kaming work. So hindi nyo job yung pagiging builder? Yes. Hindi that's our ministry. Yes. We get allowance from that. Pero ang... Ah, may allowance yes, pala. Yes, so we get allowance from that. So parang, but we are encouraged not to rely on the allowance that we get. So that's why we have work outside. Like ako, motivational speaker din ako, corporate speaker. Or I get invited to parishes and all. So And I'm studying at Don Bosco School of Theology right now, taking masters in pastoral ministry on counseling, family counseling. Yeah. Ganun. So tapos na ba kayo? Malapit na. Bakit ka para awa, para ang hirap. Mahirap ba? Hindi, ang hirap i-juggle, Father. Kasi, to be honest, alam mo, you're a family man, may work ka, tapos may ministry ka, tapos ito, you're studying. Although, it's an online approach, pero ang hirap din ha, to juggle everything. So, you know. I cannot imagine na nag-aaral kayo ng theology. Correct. While also doing all those other things. Right. No? So, yan po ha, yung mga builders natin sa The Feast, nag-aaral sila ng theology. Parang bagong program to, no? Right. Kayo yung mga pioneers. Yes po. Oo, para... Bakit do? Anong meron doon? Bakit niya siya kinailangan gawin? Ang maganda kasi, since The Feast is Catholic, so we want to be connected to the tenets of the Catholic faith, Catholic teaching. So, since we are preachers, importante na nakabase yung sinasabi namin, tinuturo namin, according to the Catholic Church. Catholic Church teachings, lalo na. So tama yan, no? Very good yan, no? Buti na na-initiate niyo yung program na yan. And you said you were a family man. Yes. So, ilan ang iyong mga butihing anak? I'm married to only one. So, anak. So, I have 3 kids. One is 20, one is 19, and one is 8 years old. 20 na? Yes, college na. Hindi ko... Maaga ako humarot pansin. O sige na nga, pasukin na nga natin. Parang gustong-gusto mo nang pasukin yung kwentuhan na yan. Sige. So, nagsimula ka as a young boy. Kailan mo unang naisip nung bata ka na gusto mo magpare? Like... I was in grade 6 to first year. Ayan, yan yung mga nag-start na. May naging classmate so, kasi ako. So, mga 12, my, ganun. Mga 12 or 13, something. Like that. So, pumasok kasi ako 15 years old. May ka-classmate ako sa first year high school sa labas. Usually sa labas. Mm-hmm. Term natin. Kasi pagka sa loob ng seminaryo. So, na-encourage ako sa kanya. So, parang na-entice ako na pumasok sa loob ng seminaryo. 12 years old ka, may ka-classy ka, tapos... Ayan, tapos lagi siya nagkukwento sa seminary life niya, ganyan. Tapos ako naman, during those times, sobrang enticed na ako kasi meron ako mga nakakasamang sa altar na mga seminarista. So parang, ano kaya yung buhay nila? Na-amaze ako. So sobrang amazed ko. Tapos napaisip ako na paano ba mag-apply dyan? So
I applied in Guadalupe. That was the time that minor seminary. Minor seminary. As a diocesan seminary. Yes. Anong diocese yun? Nung time na yun, Archdiocese of Manila pa. Wala ay, pa namang... Ay, oo, kasi hindi pa divided. Wala pa, wala pa. Oo, noong 1960s. Eh. Hindi, bago lang kasi yung... Cardinal Santos. Hindi ko na kung may patutuluhan itong show na to sa ating dalawa. Pero kaya natin to. Itatawid natin to. Hindi. So, pumasok ka. Kasi sa bagay. Tama. Mali ako doon. Nakalimutan ko na. At there was a time before na the Archdiocese of Manila is basically the whole metropolitan area of Manila. No, so, lahat kayo ay pumapasok sa Guadalupe, ibig sabihin minor. Yes, high school seminary. Anong year ka na noon? Nag-high school na ako ng 2 years sa labas. Mm-hmm. So, tapos pumasok ako ng minor seminary. Kaso, kailangan kong bumalik ng second year kasi wala akong Latin background eh. Ah. Yung mga tera. So, as a third, kahit pang third year ka na dapat... Bumalik ako ng second year. Repeater ka pala. Repeater ako. Pumayag ako kasi hindi rin ako maka-cope up. Kasi syempre, sobrang bago sa akin yung Latin. Tapos ang hirap nung, hindi ko makalimutan kasi pag bumagsak daw ako, palalabasin ako ng seminaryo. Kaya during sports time, hindi ako nag-sports time, nag-aaral ako ng Latin kasi ayokong bumagsak. Dahil gusto ko talagang, I really want to stay inside the seminary. I see. So, and then, ilang kayo nun? Kami, we started out 55. Kami yung pinakamaraming batch. The okay. whole story of Guadalupe, kami yung pinakamaraming batch. Ah, talaga? Start. So, ang dami namin. Dalawang klase kami. So, yeah. Okay, so, from a young boy na gusto maging pare, tapos na nakapasok ka na. No? Tapos, after that, diretso college seminary o nagpahinga ka ba? Hindi. Diretso na ako sa San Carlos Seminary noon. So, I applied and then I passed. So, after discernment, so tumuloy ako. Kasi talagang it was really my dream to become a priest. Yeah. Yun talaga pangarap ko eh. So, at that point, you were convinced that your vocation is to the priesthood? Yes. Naalala ko pa noon, ayaw pumayag ng tatay ko. Ah. May episode ako na ayaw akong payagan ng tatay ko. So, paano yun? Paano nyo tinawid yun? Siyempre, obvious naman. Sabi niya, anak, kinausap niya ako, anak, sayang ang lahi. Hindi. But really. Sakala ko seryoso ko. Hindi, fans. May episode talaga na gano'n na hindi ako pinayagan. Tumakas ako. I can still remember, nung mag-exam ako Thursday, kasama ko yung lolo ko, saka yung nanay ko. So yung lolo mo at nanay mo ay supportive? Yes, supportive sila. Not until nakapag-exam na ako, hindi naniniwala yung tatay ko. Kaya, tapos pumasa na ako nung pinakita ko lang sa kanya, tsaka lang siya naniwala sa akin na papasok ako. Bakit ayaw niyang maniwala? Hindi, kasi parang para sa kanya, hindi kasi kami, hindi ako lumaki sa religious family. Yung parents ko are not churchgoers. In fact, my father, meron siyang irate siya sa mga pari nung mga time na yun. Kasi something happened in our parish. Tapos may kapatid kami na namatay. Tapos parang hindi ko na matandaan pero meron yung ganun basta factor. Meron siyang parang mainit ang dugo niya sa mga pari. May tampo siya. Kaya hindi kami religious. Pero ako, kahit hindi nagsisimba yung father ko, kami ng nanay ko, lagi kami sa simbahan. Lagi kami nagsisimba. Every Sunday, we never miss it. Ganun. Kaya, pero ako, sobrang... fired up ako talaga sa na-feel ko. Kaya nag-exam ako. I see. Tapos pumasa ka naman, di ba? Yes, yes. Tapos pumayag na yung tatay mo. On board na siya. Yes, yes. Yan. And then yun nga. So during that time, you were confident that God was calling you. Yes. Anong paano mo na-determine yun? Pakiramdam mo lang? May sign ba? Bumuka ba yung langit? Lumabas si Angel Gabriel? Paano mo na... Kasi di ba yung mga kapodcast natin, alam nyo naman yung kwento ko na baliktad, wala akong desire. Bigla na lang ako nagkaroon ng moment na mag-seminaryo. Tapos, even when I was already inside, parang subok lang siya. Yun lang nasa isip ko, susubukan lang natin to ha. So, ikaw naman, parang you're on the opposite side of that. Ikaw, confident ka na, sure ka na. Paano mo nasabi?
I went on discernment process. Eh. Mm-hmm. Nagpunta ako sa live-in seminar, mga ganyan. Mm-hmm. So, nakausap ko yung parish priest ko. Tapos, may mga ganun akong mga... Supportive naman as sila. As young as I am, ganun na yung desire ko. So, bata pa kasi ako, mahilig ako sa Bible. So, mm-hmm. mahilig ako talaga sa... Bata pa ako, na-invite ako sa mga small groups. Tapos, nagtotalk na ako. Ay, I get to be invited na mag-talk ako ng ganyan. Mag-share. Not talk pala. Mag-share. Yan. So, laging ganun. So, involved ako sa parish. Despite my father is very distant to the church. So, mm-hmm. ako na-feel ko, kasi iniiyakan ko, hindi ako makatulog. Parang, mm-hmm. alam mo yan, parang, ito talaga yung gusto ko. So, yung live-in seminar parang wow. Affirm heaven experience sa akin yung live-in seminar ko sa Guadalupe Minor Seminary. Yung live-in seminar, yun po yung parang overnight ba to? Weekend? Hindi lang, Father. 4 days ako. Four days inside. Baka naman nagpuslit ka na lang, hindi ka umuwi. Kasi kami sa St. Paul, overnight lang. Kami 4 days. Ganon. Naalala ko pa si Father, si Kuya Jeff Quintela pa. Father Jeff Quintela pa. Kuya Jeff po pa siya noon. Kuya Jeff po pa siya noon. Oh, grabe. Sila yung papunta na sila ng San Carlos Seminary that time. Sila yung nag-live-in seminar sa amin. So yung mga kapas kasi po natin, pag ganon, bago kayo pumasok sa seminary, typically merong parang live-in program. No? Para lang maranasan mo yung buhay sa loob. Yes. No? So like, sa St. Paul, overnight yun, over the weekend. Mm. And sa inyo, medyo mas mahaba. Nung panahon mahaba. Na yon. Yes. Oo. Tapos, so sige. So, nag-college seminary ka. Tuloy-tuloy yun? Walang, yes, tuloy-tuloy. Walang tigil? Walang regency or walang breaks? So, dire-diretsyong San Carlos Seminary. Sobrang, ako kasi, nung that time, fired up ako talaga. Sobrang, So, yung mga kaklase mo, parang, kasi kami noon, nung college kami, nung pumasok na kami, no, parang, nagitinginan kami kung sino yung parang totoo. So, hindi ako kasama doon. Kasi parang malabo talaga yung ako eh. Mm. So, pero meron kami mga kaklaseng isang tingin mo palang parang papari talaga. Tama. Napaka prim and proper, napaka banal, ganyan. Kasama ka ba doon? Hindi naman ako prim and proper. Pero I belong to the group na talagang seryoso. Wow. Hindi ako yung pagdududahan na, ito, hindi ito magpapare. Talagang seryoso ako sa academics. Kasi, ano yan, di ba? Tatlong aspects yan. Academic life, community life, prayer life. Mm-hmm. Wala akong problema doon. Talaga, I'm very faithful to those things. Pero, kaya yun yung ano, sobrang gustong-gusto ko. I see. So, and then after that, so ano bang program ng San Carlos? After college seminary, what do you do? After philosophy, theology ka na. Diretso yun. Mm. Walang ano? Wala. Intervening? Walang ganun. Unless mag-regency ka. Ayan. Which is optional. Regency yun optional. Po yung lalabas muna. Yes. Para lang, you know, break. Break so ikaw tuloy-tuloy ka talaga. Hanggang philosophy. I finish my philosophy. Yan, natapos ko yun. Pero after that, I decided to take a regency. Okay. Yun, after philosophy. Kasi, pads... Ayan, diba, so, sabi ko nga sa inyo, welcome back to Christy Permini. Ito na to. Kasi, ang tandaan mong reference, sorry. Grabe naman, ha? Hindi mo nalang. Hindi ba Divina Valencia? Ay, ito ay malamat ang sinabi ko. Pero sige, ito na. Juicy na to eh. Okay, after na nag-regency ka. Hindi pa yun, Pats. Bakit? Kasi along the way, in spite of my desire to become a priest, nung third year philo ako, pinadala kami sa mga parishes. Ayan. Tapos, I met somebody, no? When I was inside, I kept a relationship. I was unfaithful to my call. Grabe, I'm living two lives. So, nasa loob ako, pero may girlfriend ako. And paano I kept yun? It for three How years. Oh? For 3 years. I kept it for, no, two or three years, something like that. So, ganun. Alam mo yun, secret yun. Hindi alam ng mga formators. Hindi alam ng mga formators, pero yung mga kaklasmates ko, of course, aware sila. So, hindi ako tumatakas, pero ginagamit ko yung mga times na meron kaming apostolate. Yeah. Eh, kasi ano ako, apostolate chairman ako. Ako lang, so ikaw lang schedule. Oh, tapos pati yung mga ito pa, the irony is this, ako yung vocation chairman. So lumalabas ako. So ginagamit ko yung times na yun na ano, makipag-date, alam mo yun, tumatakas ako, something like that. So it was really terrible. Ang tagal ko yung tinago until na lumabas ako, Pads. Alam mo ba na amin ko tong bagay na to 2018.
sa Manila Cathedral when we were asked, kaming mga young builders, ayan na, Pads, young builders, nililinaw ko lang. 2018. Pag may nagtatanong sa akin, ba't ka lumabas ng seminaryo? Napakasinungaling ko. Kasi syempre, gusto mo i-protect mo yung image mo. Kasi po, gusto kong pag-isipan talaga kung ito talaga yung vocation ko. Pero, noong 2018, that was the only time that I was able to confess or tell my real story. I left because humarot ako. Ang programang ito ay rated. Totoo yun pa. So, parang ma-EMPR sila kami for the first time. So yun yung real story ko. First time, 2018, in front of many people. Doon ko lang din na-admit sa sarili ko na yun yung reason because I was unfaithful to my call. I was unfaithful to my vocation. So that's why I left. And Father, very ironic ako. Very, no, dati lumalabas ako, alam mo naman ng mga seminarista, bibigay ka ng communion, recollection, retreat, something like that. Naka-Roman collar pa ako minsan. You know, pagka-undas, di ba, magbe-bless ng mga ano, we are allowed to do that. Ganun ako, kilala ko sa parokya, pero nung lumabas ako, sobrang dismayed din ng mga tao kasi meron akong sponsors, meron akong parish priest, and you know, and even my family was so disappointed kasi lalo na yung tatay ko. Ba? Nung nagpaalam ako sa tatay ko, kasi ayaw ng tatay ko pumasok ako. Kala ko siya diba? Magpupunyagi. Diba? Kasi ayaw, yung lahi niya matutuloy. Oh, diba? Hindi, ayaw nga niya eh. Pero nung natanggap niya na, ayaw naman niya akong palabasin. Aha. We came to the point na sinabi sa akin ng tatay ko, kung gusto mo, ituloy mo na lang yan, magpa-orden na ka. Tapos kung gusto mo lumabas, Alfred, at saka ka lumabas, eh ayoko. Ganun, meron kaming ganun episode. Pero Father, naging burden ko yan. Kasi after, from then on, hindi nagsimba ang tatay ko na. Oh. Yes, meron akong ganung sitwasyon. Di na siya nagsimba ever. After mong lumabas? Yes. So alam mo yun, sobrang active. Yung father ko was unchurched, tapos naging church siya because I went inside the seminary. Tapos, nung lumabas ako, it became a disappointment to him na pati yung faith niya talagang na-shaken. So hindi siya nagsimba from then on. I see. Ah, okay. Tapos noon, so nung lumabas ka para magpahinga, that was it? Tapos na? Tapos na ang iyong vocation journey to priesthood? Hindi. When I left, so syempre may girlfriend ako. Tapos hindi ko rin naman siya nakatuluyan. No? So hindi ito si... Hindi. Okay. Hindi yan yung wife ko. So iba to, iba. Alam, ang hirap eh. Pogi problems kasi yung fans. Okay. Okay. Kami lang nagkakaintindihan. Pogi problems kasi yan, fans. Joke lang. Ne, fans. Alam mo, buti na lang mabait ako sa mga guests ko talaga. So, sige lang. Hindi ko alam kung ngayon ka lang nagkaroon ng guest na ganito. Sorry, fans, pero hindi ko alam kung blessing to sa'yo. Okay lang yun. We accept you as Ayan. You are. So, Father, nung lumabas ako, very ironic din. I became unchurched. Kasi hiyang-hiya ako. Sa lugar namin, sa Navotas, you know Navotas? Yeah. The fishing capital of the Philippines. So, naiya ako kasi siyempre may mga sponsors ako. Yeah. Nasa simbahan niyo. One of my sponsors, ito hindi to alam ng lahat, isang tao na nagpaaral sa akin, baka maiyak pa ako dito, si Father Eric Santos. Hindi lahat nakakaalam niyan. Siya ang sponsor ko simula minor hanggang San Carlos Seminary. Yeah, naging sponsor ko si Father Eric. So, it became a big disappointment. So, nag-work ako. Pero Father, naging distant ako sa simbahan for so many years. So many years. Kasi you felt unwelcome. Yes, I felt that God rejected me. I even wrote this in an article in Feast Magazine. I shared my story about this. Sometime in 2018, something like that. So, lumabas ako. Tapos wala ako, totally, nag-detach ako sa simbahan for so many years. Tapos, it took a circumstance kaming mag-asawa. So, nag-asawa na ako. Tumabas ka na, lumabas tapos na ako, di ka na nagsisimbo. Tapos two years, mas lang sana yung regency ko. I was about to be back, pero that was the time that I met my wife, si Weng. Nakita ko siya. Kawawa naman kung papasok ako, kawawa. Sino magmamahal sa kanya? Di ba? Kaya pinili niya.
Parang pag nilabas ko talaga ito, okay. Hindi, alam niya yan, sabi niya. Version niya yan, version ko na ito. But I decided, siguro hindi ito yung calling sa akin. Mm. So I nagpaalam ako sa mga formators, hindi na ako babalik. So yun yung, tapos yun, family life. You know, father, usual, I wasn't prepared kasi hindi, wala naman nagpe-prepare sa'yo sa married life and into parenthood. Lalo so, na kasi nga, you grew up thinking na magiging pare ka. Yes, yes. Kasi naalala ko nun, father, pag economics nun, hindi ako nakikinig sa prof namin sa economics. Oh, kasi sabi ko, saan ko naman gagamitin yan? Hindi man ako mag-aasawa, magpapari ako. So parang, kaya nung ito na, may family ako, naku, kailangan mo magtrabaho. We worked, nag-meet kami ng wife ko, pareho kaming manager sa isang fast food chain. So, yan. So, fast food. Yes, manok ba to? Ano? Clue. Ano yan? Masaya yan. Ayan, naging manager kami. So, I was about to be back. I had a different life, father. Nung nandun, very ironic. Yung mga tao, dati nakikita ako na pumapasok sa... umaga, gigising, tapos may dala ako sutana, pero ito pa, father, nung lumabas ako, ironic talaga, naglalasing ako, umiinom ako, father, namamasyal ako sa mga, alam mo na, yung mga, saan ako mapunta dyan. So, okay. O, kung saan namamasyal-masyal ako sa mga ganun. Totoo yun, ha? At hindi ko kinakayaan because that was really my experience. And then, hindi ako nag-connect sa church. Mm. But yun, nag-asawa na ako. And then, something happened some years ago. It took a circumstance na lugi yung negosyo namin. So, nag-negosyo kayo ni... Nag-negosyo kami ni Weng, mm-hmm. tapos bumagsak, tapos sobrang down ako. That was the time I went to PICC. Because I remembered Brother Bo. Nung seminarista pa ako, naalala ko pa yung Kerigma magazine, nag-restart pa lang siya. Once upon a time, he desired to become... enter the seminary and become a priest. Mm. Tapos nasubaybayan ko rin na lumabas siya, mm-hmm. na ayaw niya na, magpaasawa na siya. Mm. Yun. So that was the time. And then, pumunta ako sa PICC. Mm. Naalala ko, nung dumating ako doon, sobrang off ako kasi sabi ko, ano ba itong OA ng mga tao na to? Siyempre, nakataas kasi, kamay. Kasi laking seminaryo pa. Umiiyak pa. And, tapos, yung songs, sabi ko, ano ba yan? Gusto mo mga hymns, parang sabi ko kasi, parang hindi ito pang Catholic yung song. So, off sa akin. Kasi ganito ako mga sanayin ng mga song. Veni Creator Spiritus. Grabe. Parang may ordinan, father. Nga. Mentes tuorum visita. Yan, no? Kasi part ako ng San Carlos Optimi Choir. So that's why I'm used to... The famous Optimi Choir. So I'm used to Latin songs, hymns, and all. So, pero during that time, I felt that... Iyak ako ng iyak. I felt Brother Bo was speaking only to me. Lahat ng mga sinasabi. Oo, parang off ako pero tumama sa akin lahat. And then the rest is story. Pumunta ako, umaten after noon, umaten na kami sa Feast Valenzuela. Doon ako nag-start. I became a music I joined the music ministry. Mm-hmm. And then I became a worship leader. And then, ayan, the rest, naging builder na ako. Pero father, nung dumating ako doon, in Feast Valenzuela, that was the time I felt, ito yung gusto kong gawin eh. Dati ito yan yung ginagawa ko eh. Gusto kong maging ganyan. Mm-hmm. Ako, father, honestly, nung dumating ako ng Feast, alam ko sa sarili ko, gusto kong maging builder. Mm-hmm. In my heart, sabi ko, yan ang gusto kong gawin. Gusto ko yung agad mong malaman yung, yung calling. Kasi yung pumasok ko ng, alam mo agad, gusto kong magpare. Ganyan kasi ganyan ang close ng Holy Spirit. Okay, sure ka na gusto mo maging builder. Ano eh, sure ako na ito yung gusto kong gawin. Yeah, parang preacher, ganun yes, ba yun? Yes, a lay preacher. Parang, kaya grateful ako, father, na hindi mo na ako naging pare, that I am doing the ministry. That I'm a married person, tapos I'm doing the ministry. Sobrang grateful ako kasi, father nga, galing ako dun sa punto na I felt God rejected me. Mm-hmm. Yan ang pakiramdam ko eh. Na-reject ako ng Diyos kasi unfaithful ako sa call ko. Kaya ako parang sobrang blessed ko that I became a feast builder. Kaya ako, I do everything. Ang paniwala ko kasi itong that God chose me to do this, to become a lay Catholic preacher. Mm-hmm.
in whatever forms or platforms. That's why I give my best. Whenever I get invited to a talk or whatever, I really give my best. Mm. All fires. Oh, talaga, Father. Kasi, para sa akin kasi, parang ano lang yan, Father, parang basketball. You are given free throw. Dapat ishoot mo na. Bigay mo na yung best mo. Kasi, dito sa feast, ano naman, let's face it, may umpisa at may katapusan. Natatapos din naman. So, hindi ka naman forever dito. Eh. Hindi ka forever sa pagiging builder mo. So, bigay mo na yung best mo. Kasi I believe that your gift is not yours. It's for the church. Yeah. We are gift for the church. Yeah. So, kanina, nabanggit mo na you felt that God rejected you. Yes. So, siguro kasi may mga, alam mo maraming nanonood ng podcast, mga seminarista eh. Yes. I mean, hula ko lang yun kasi when I look at the demographics of our audience, maraming young men. Mm. So, feeling ko, either nagdi-discern right. or they're already in the seminary. So, paano mo siya na pinrosis yun na yung feeling na yun na para ka nireject ni Lord dahil nga hindi ka naging faithful? Paano mo yun din hinarap at paano mo siya naayos? Kasi ngayon, I don't think you feel the same. Ang hirap din, Pads, eh. Sometime in 2006, my classmates became priests. I was already married then. Kapapasok ko lang ng seminaryo, no? Talaga? Grabe, bawi-bawi lang. Kasi bawi lang talaga. Kasi iniiwasan yung year eh. Hihintay ko mang lumabas yung taon eh. So nakuha ko rin. 2006. Huwag kang magalala. 2003 ako pumasok. Ah, okay. So 2006, kung ako, hindi ako umarot. I could have been a priest ng 2006. I came to realize kumbaga hindi ako naging unfaithful to my call, I could have been a priest. Pero hindi ko naman pinagsisisihan at the same time that I got married. Alam mo, that was the first time I went home to Navotas. I talked to my mother, to my nanay. Humingi ako ng sorry. I asked forgiveness from her. Kasi nga, she bore the pain of, alam mo, yung pagharap sa mga... Tuloy siya sa pagsisimba, sa pagsiservice. Parang yung mga tao, pati yung mga, nakikita niya yung mga sponsors ko ron, yung parish priest namin. And you know, parang I felt I gave her a burden, no? Naiwanan ko siya. And I went back to my hometown and then I asked forgiveness for my nanay. Kung narinig mo man ako. Ayan. Yeah. Okay, tapos, pero yung sa Diyos, paano mo yun, naayos mo ba yun? Or how did you process that? Sa Diyos, siguro ito na lang nung naging builder ako. Nung pumasok ako sa community. Kasi parang na-feel ko, ay wow, ang sarap naman. Dito accepted ako sa parang ganyan. Of course, we always hear, no prophet is accepted in his own town. Ganyan, laging sinasabi yan. So, pero ito, wow. So parang I was given the opportunity again to be used by the Lord. Yeah. I felt, kasi para sa akin, Father, calling to eh. Calling to. Kaya nga, Father, at the same time, hindi ko nabanggit kanina, I have a podcast. It's called Bukasyon Podcast. Kaya yung calling ko, I talk about 4 states of life. Priestly life, religious life, single blessedness, and married life. Mm-hmm. But also, lalong-lalo na sa mga X-Men, sa mga X-Men, di ba? Yung mga tumugon ka o ex-mother ka, tumugon ka sa tawag ng Diyos. I'm grateful to the Lord na binigyan ka ni Lord ng another chance to not to prove yourself but to be a vessel again to be used by the Lord for other people. Naniniwala ako yung story ako hindi naman aksidente, 'di ba? Yeah. That it can be used also to remind other people na yung istorya mo, yung kwento mo ay may kwenta. Yeah. Ang ganda no? So from feeling that you know you were set aside or parang dinisposed, parang yung tinabi, no? Pero the Lord showed you that hindi naman talaga ganun. Yes. Siguro sa atin lang, yun lang yung pagtanggap mo dun sa nangyari. Pero I'm sure si Lord hindi naman yun, ganun ang pakiramdam niya siguro, no? Yun yung na-feel ko, Father. Lalo na nung pumunta ako sa PICC, parang I was reminded by the Lord, no, mahal kita, kahit na ano pa yung nagawa mo, kahit na ano pa yung ginawa mo, mahal kita, tanggap kita, ganun. Yeah, at pwede ka pang maging bahagi ng mission Amen. Na gusto kong gawin right. para sa iyo at with you. Kaya no? Father, sobrang grateful ako that I'm a feast builder, I'm a Catholic preacher.
or kung ano man yung ginagawa. Kaya ako, Father, talaga, I give my best in everything that I'm given an opportunity. Yes. Maganda lang din na nabanggit mo yung immediate impact, yung immediate aftermath ng paglabas. Mm. Kasi I think that's something that most people don't understand. Mm. Yung pressure sa seminaryan. Yes. Minsan, may mga tao na hindi nilang makalabas ng seminaryo because they feel so pressured to finish. Right. Lalo na kung may ibang taong nagbabayad ng education mo, yung mga benefactors, sponsors, diba? So, I think maghalagang malaman nyo ng mga tao. Mm-hmm. And kayo din, kung meron kayong mga makitang ganun, sana huwag yung silang i-judge. Huwag yung silang i-crucify. Yes. Kasi, sabi nga, kung lumabas siya ng seminary, ibig sabihin, tapos na yung, kung baga gusto ni Lord, dito ka, pumasok ka ng, tinawag ka niya para pumasok ng seminary, but not necessarily na maging pare. Tapos na eh. Yes. Nakuha mo na yung dapat mong makuha doon. Amen. Na-form ka na sa dapat mong ma-form and okay na yon. Ako lang kasi mayroon din tayong mga unfortunate incident na kunyari pari na. Mm-hmm. Tapos lang siya kalumabas. Mm-hmm. And sometimes part of the factors are hindi lang sila maka-amin. Hindi lang nila masabi yung totoo na ayaw ko na talaga. Kasi yung everyone around me say, excited na kami mo ordain ka. Excited na kami. Naku, kailan kaya yung first mass mo? Tapos, diba? May mga tao na sobrang excited. Mas excited pa sa'yo. Right. Oo. Which is also good. Buti nga eh. Maganda rin naman. Pero yun nga, huwag nating i-crucify yung mga exams natin. Kasi kung nagtuloy yan, na hindi naman talaga nila gusto, mas malaking trahedya yun. Agree. Diba? Mas malaking problema yun sa sitwasyon, no? Kaya ako, Father, ano, yung Bukasyon podcast, kaya nga bukas, no? Parang pinto, bukas yan. Mm-mm. Pasok ka lang. Parang si Lord is telling you, bukas yan. Bukas yun, bukas yung pinto, pumasok ka lang. So, sa akin, it's very close to my heart. Kasi, ako yun eh. Ako yun na dati feeling ko that the door was shut off from me. Parang ganun ang pakiramdam ko. Pero the Lord opened more doors and more windows for me that now that the Lord is using me as a builder and a radio anchor or a counselor and or the whatever. Father, yes, and husband. Right. So, Father, parang sobrang blessed. Sobrang blessed. Yeah. Siguro, as a last point on this entire sharing, no, na huwag nyo rin kalimutan na hindi naman sayang kung pumasok ko ng seminaryo at hindi ka natuloy. Kasi nga, I mean, wala namang sayang kay Lord eh. Wala namang tapon sa Kanya. So, para din sa mga tao nag-discern pa lang, tapos feeling nyo, baka hindi naman talaga ako magpapare. Eh, but if you feel that, you know, the Lord is really leading you towards that direction, huwag kayong matakot kasi kahit hindi kayo maging pare, sulit yun. Sulit yun na at least alam nyo talaga, tinry nyo, kaysa naman tumanda ka na, what if? Yes. Oh, diba? Saka in one way or another, Father, sa experience ko, ibibase ko lang sa experience ko, gagamitin ka talaga ni Lord. Hindi, tama kayo, Father. Meron talaga mga tao, gaya po ninyo, na talagang sadyang you are anointed by the Lord to become the priests. Pero kami, we are lay people. Ang trabaho natin is to become priests also to our own family, to companies, to the marketplace. That is our goal. Whatever you do, if you are an engineer or you're a doctor or whatever you do, you are in a call center. So, dyan ka ginagamit ni Lord. Huwag mo isipin na you are called only in one particular community and all. So, yun. So, actually, ginawa rin natin to Brother Randall kasi meron tayong upcoming project. Yes, parang may pelikula, no? So, kasama po kami sa Gumburza. Kami po yung gumarote. Hindi pala yung kontrabida pala. Hindi tayo, hindi tayo main role. Hindi. Meron po kaming collaboration soon in a class in sa tinatawag na FeastCon or the Feast Conference. Yes. So ano ba yun, Brother Randall? Para lang may idea yung mga listeners natin. The Feast Conference or it's called Kerygma Conference. Or K-Con. Ngayon ay Feast Conference na. So this is the largest Catholic conference happening in the country every year yan. Ah, talaga ba? Yeah. So, by Brother Bo Sanchez. No? So marami po ditong mga, we get to invite a lot of speakers, Catholic speakers, so that alam mo, hindi lang nangyayari yung learning sa feast or sa church, but we get to learn a lot in all aspects, no? Business, family, religiosity, prayer, and all. Lahat, in all aspects. Ang ganda nito kasi parang
learning experience so in 3 days, Father. Yeah. So, kailan to? November? November 24 to 26. Ayan. Yeah. So, that is Christ the King Sunday. Yes. So, that weekend. Mm. No? And sabi nga ni Brother Randall, may iba-ibang classes. Mm. Merong mga plenary class right. na lahat magkakasama. Mm. And then, merong mga main class. Tapos, may mga streams. No? Iba-iba. May finance. May... Ang inaabang ko kung may pa-Zumba eh. Yung mga ganun. Di mo dapat holistic? Oh, di ba? Dapat may ano? Malay mo, pa-surprise siya ni Pads, di ba? Next year naman, pa-gym session. Oh, di ba? Pero, so, we are, Brother Randall and I, will be doing a class. Yes. So, I'm so excited about this. Yeah, so, imagine. So, ito pong napanood nyo, kung kaya niyo po siyang tiisin ng isang oras, sa ganyan po kami, ini-invite po namin kayo sa aming class sa FeastCon, which is entitled? Yeah, the most... Google Catholic questions. Ayan, yes. Diba? So, catechetical. At sasagutin namin yung mga tanong ng mga tao tungkol sa ating faith. So, pwede kayong pumunta if you wanna deepen your own Catholic understanding. Right. Or, kung you wanna bring a friend. Yung mga friend yun na maraming tanong, maraming objection, maraming pagdududa sa ating pananampalataya. Pwede niyo po silang i-invite para... makinig, no? Baka hindi po kami nandun para magdebate. Baka mamaya ay magsama ka na doon, mag nandidebate. Oo. Kasi mga ano mo to yung mga friends mo na feeling mo they're ready to listen. Kung ano ba yung pinaniniwala natin bilang Katoliko. Amen. No? So, it will be a 1 hour class and Saturday ang ating slot, di ba? Yes, Pat. Saturday afternoon. So, check out FeastCon in their social media platforms. Doon niyo po makikita kung paano mag-register. It's open to all. Hindi naman kailangan nakapag-feast ka na before, right, di ba? Right. So kahit sino. In fact, Father, marami naman din umaten ng feast conference and kerygma conference before na hindi naman talaga feasters. Yeah. They would just like to see Brother Bo and learn more aside from... Ito, minsan may mga communities din to. Ibang members ng ibang communities but they want to learn. Yeah. So yun, kaya kasi tama para ka, sa Father. Lahat welcome to talaga. It. Correct, correct. Kahit nga hindi ka talaga Katoliko pa or practicing, right. Di ba? Kasi nga, you wanna learn and deepen... your faith, no? Ano ba to? Ano ba tong ginagawa nila? Bakit sila nagpupuna sa mga santo? Yes, mga ganyan tanong. Yes. Bakit sila nagkadasal kay Mary? Yan, ako yan diba? Naman. Ano yan? Bakit may pari? Ba't bawal mag-asawa ang pari? Yan. Diba? Yung pastor naman pwede mag-asawa. Oh. Sina Father, bakit? So lahat po yan ay... Yan ang ano, Father. Intriga-intriga sila, no? Pati nag-asawa yung mga pari. Ganyan. Oo nga eh. Kaya tinan natin, no? And while we're here, meron din tayong iba pang class, Brother Randall. Yes, yeah. I have a class also with Migs Ramirez, Reverend Migs Ramirez. Ako malapit hindi na. Hindi pa siya Reverend. Malapit na. Ah, okay. Okay. Sa December. Okay. Malapit na si Brother Migs Ramirez and also si Sis Mean, no? So she we will be talking about vocation ako. Since ako may podcast, so Brother Migs Ramirez will be representing those who are going to priestly and religious life, Sis Mean and the single blessedness, and I will be the one representing Mary yung mga life. Umarot. Married life and... Feeling ko i-intoot ko yan. Married life and of course, whatever calling that God brought you. Yeah. Yeah, at saka yun nga, ang ganda kasi ng story mo na kumbaga, from discerning to enter the seminary to discerning that going out of the seminary and out of that priestly vocation. So marami kayong matututunan doon. Ako naman, I am part of the yung stream na classes for the Bible. So ito po yung Bible Lab. No? Amazing. So hindi po ito laboratory, may mga test tube. No? But we're gonna be teaching people how to better read and understand their Bible, their amazing. Sacred scripture. So we're gonna be equipping you with tools, how to see the patterns, how to... Yeah. Kumbaga para mas lumalim yung pagbasa natin sa Biblia. So I will be one of the 6 classes on that and I will focus on the book of Jonah as an example of looking at biblical patterns. Kasi yung Jonah, apat na chapter lang yan. Yes. So kayang-kayang basahin ng ilang minuto. Pero yun doon pa lang kahit konti, marami ka nang makukuha. Amen. Diba? Exciting yan, no? Yes. Yeah. So, and then of course, Brother Randall, kailan saan nga nila kayo pwedeng makita ulit? Ayan, makikita niyo po ako every Sunday po sa Feast Caloocan. Mm-hmm. Every Sunday sa 10:15 to 12 noon sa 5th floor po ng SM Grand Central sa Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel. At syempre,
Every Tuesdays po, makikita niyo po ako sa gabay sa Biblia sa Radyo every 5 a.m. to 5:30 a.m. Mm-hmm. And you have a podcast. I have a podcast. It's called Bukasyon Podcast. Get ready for season 2. Yes. Diba? Naging bahagi na po ako actually ng season 1. Naging nag-guest ko si Father. Yung highest Spare. Rated episode po. Oo, yun. Totoo. Diba? Ito kaya. Naku, Pads, sasabog yun. So, baka, nafe-feel ko, baka next week, i-guess mo ako ulit. Ay, grabe. So, ano to? Regular na. Papalit na ako kay Father Chris. Ayan, so huwag kayong mag-alala. I will post the details of the Feast Conference sa ating caption para po madali niyong mahanap. And of course, we'd like to thank all of you for listening and tuning in sa mga bago. Welcome po to our show. And if you like what you listened to and what you saw, you can support this podcast and the whole mission of the Society of St. Paul by, first of all, going to all St. Paul stores, that is our branches nationwide, or our online platform, St. Paul's Online or stpauls.ph. Kada punta niyo po at may na-purchase kayo, hindi po kayo nagpayaman ng isang business. Kayo po ay sumuporta ng isang mission ng mga priests and brothers of the Society of St. Paul. Pwede rin po kayong mag-pledge ng donations directly in our donation channel sa aming apostolate for social communication. So maraming salamat po. Muli ako si Pads Albert with ako naman po si Brother Randall Joseph Serrano. And this is the Padscast powered by St. Paul's and may God bless us all.